good for a man to gain the whole world yet forfeits his soul. Diba? Nakakalilip? Okay, listen to this. Kaya finally, you learn to exchange. Exchange your pressure. Yung mga pressure mo. Patutong ka ibigay mo sa... Sorry, wala kasi... Walang X eh. Matuto tayo, exchange. Diba? Kasi ganito yan. Sa buhay, meron yung tawag na physical fatigue. Try or parang tired muscles that can be replenished pretty quickly. Meron yung tawag na emotional fatigue. Tired, emotions, feelings. But there is a drive, a spiritual fatigue. There's some form of dryness deep within you. Na no amount of relaxation can really help you. But to be alone with God. Ano sabi ng Bible? Come to me, all who are tired and heavily loaded, and I will give you rest. The load I give you to carry is light. God is offering an exchange. Sabi niya, ginagamitin sa akin, and I will give you rest. Okay? You see, rest is not in the absence of work. Kahit wala kang ginagawa, magkakaroon ng telling you, you'll get tired. Real rest is in the very presence of our God. Okay? Ngayon, paano yan? Paano natin gagawin yan? Nalaman niyo pa nagre-relax kayo, kailangan niyo mag-leave. Saan kayo bubuhan ng pang-replenish na ng mga leave niyo, ng leave of absence? Iba yung may bayad dyan, saan ang gagaling yan? Sa SSS. Tama? And yaman din lamang ito ay mas beyond doon sa normal lang na leave. Kaya kailangan natin, apa, SSS. Dito mo mababalansin yung buhay mo. One, your stature, your sanity, your social life, and spiritual. Mabilisan na lang. Una, stature. Marami sa atin stress at hindi mabalanse. Hindi alam kung paano mag-cope up sa challenges kasi we are not physically prepared. Ano sabi ni Jesus? Lahat ng yan galing yung dito. And Jesus kept increasing in wisdom, in stature, in favor with God, and man. So napaka-crucial yung katawan. Yung tinatama natin katawan natin. Alam nyo, napakalaman nila, maraming tao, kapag nag-exercise daw, laging masaya. Kasi naglalabas ng endorphin. Tama ba ako? Naglalabas, nagsisikrit daw yun eh, pagka nag-exercise ka palagi. Kaya pagka mataba eh, medyo nakaka high po eh, di ba? Ang high po, sakit yan. Kaya ako, hypothyroid. Sluggish yan. So paano mo i-overcome yan? Lagpasan mo yung katawan mo. So you have to develop and allow yourself to grow physically. Nagkakaroon yan. So kaya ang Bible, very concerned din yan sa food. Concerned siya sa food, concerned siya sa katawan. Tingnan nyo, sabi niya, no longer drink water exclusively, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailment. Siguro si Timothy, mayroon sakit sa tiyan or maybe for some, kaya inom kang konti. Hindi niya sabi maglasing, ha? Sabi niya, inom kang konti ng wine. Iba yung wine sa kanila, iba yung wine natin. Sobrang takas na ng alcohol sa atin. Pero yung wine na tama lang, yung parang ganyan. So, pagkano ka rin, concern siya sa physical na katawan. Napansin niyo ba yun? Kaya ang Diyos, pagpunta kayo sa lubang tipan, may mga dietary regimen siya o may mga dietary laws. Para lang matiyak niya, laging healthy yung mga tao niya. Nakuha natin. Ano sabi ng Bible? Huwag kang kakain ng taba. Huwag kang kakain ng dugo. Hindi ko sinasabi, mapupunta kasi pero kung kumain ka ng taba at dugo, mamamatay ka lang agad. Yun ang sinasabi doon. Diba yun? What nothing to do with your salvation. Huwag natin pagtawanan yan. Tapos ito pa, sabi ng Bible, pati discipline, bodily discipline is only of little profit. Hindi yung sinasabi ko ng profit dyan, I'm not saying it has something to do with eternity, but hindi ko sinasabi pag di ka nag-exercise, pagpupunta kayo pero kasi iba sobrahan naman eh. Parang nakukahin ka hindi ka Christian. Eh, sobra naman yan. Walang kinalaman yan doon. Kaya nasasabi ng Diyos, I want you to have a balanced life. I want you to be stress-free living. Learn to exercise. Learn to bodily discipline. Okay ba? Nagkakatina tayo? Okay. Kaya tulog ka din. As in, sa tinibago lang, it is in vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors, for he gives to his beloved even in his sleep. Amazing, no? Ayaw ng Diyos na hindi ka natutulog. Alam niyo ba, mas maraming namamatay agad dahil sa kakulangan sa tulog kaysa sa exercise?
Kung hindi ka makapag-exercise, matulog ka na lang. Kesa, kasi kailangan mo ng bodily rest. Okay po? Sabi mo sa tabi mo, matulog ka. Huwag dito. Sa bahay. Ang kalaban lang naman natin, panonood ng TV, kwentuhan, text messaging, internet, Facebook, yan ang mga kalaban natin sa puyat eh. Ang daling iwasan. Itulog mo na lang. Okay po? Magkakadilan tayo? Hanggang to, tuturuan kayo. Lagyan nyo lang ng 15 minutes ng Facebook or 30 minutes. Ba't lagyan nyo na schedule? Sa amin, ako, ang rule ko sa sarili ko, personal discipline ko to. Pagdating ng 10 o'clock, iniiwan ko na yung phone sa baba. Umakit na ako. Para wala nang istorbo. Kung sakali mang sumagot pa ako, jumingle lang ko nun, na timing. Pero as much as possible, hindi. Lalo-lalo na kung lahat ng anak ko nasa bahay niya. Kasi wala na akong ibang aantalin. Kung wala pa sila, sakalang ako naghahawak ng cellphone kasi wala pa sila. But the moment na kompleto na kami sa bahay, at 10 o'clock, wala na yung telepono. Tulugan na. Okay po? Nagkakalindihan? Kaya walang alarm na ano, kasi yung cellphone na hindi ka makakatulog na mahimbing, trust me. Para sa mayroong effect sa ano yung frequency na nakaka-affect sa brain hindi ka makatulog na mabuti. Binig nga ako sa inyo, kahit tabi niyo yung cellphone, kakatulog kayo ko po. Ayan. Yun din ang dahilan kung bakit may instruction ng Diyos to quarantine, mga may sakit. The leper who has the infection, his clothes shall be torn, the hair of his head shall be uncovered. Mayroon ganoon, kasi di ayaw niya makontaminate ang tao sa sakit. Kaya huwag kayong magalit. Kapag sinabihan kayo, may trangkaso kayo, ba't pumasok ka ba? Di ba? Ay, na ako magtrabaho, anak, sakit-sakit. Mga hawa kape, yun ay kawalan ng malasakit. Okay po? Kaya kung may sakit kayo, huwag na kayong pumasok. Pero kung lagi na lang kayo may sakit, araw-araw, ay may huwag na kayong pumasok talaga. Hindi ba na gawin? Ibang usapan yun. Nagkakatin na kayo, sabi ng Bible, if any man destroys the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, and that is what you are. Referring to your body. Well, kakain mo niya? Pasa niya sa tabi mo. Tanatan mo yung katawan mo, ha? Tanatan mo yan. Tanatan mo yan. Para sa Diyos niya. It's not for you. Hindi ka nag-exercise para na maging buwak. Yung iba, wala pa na bubuwak. Nakakatap mo na. Hindi ka nun. It is for the Lord. Okay? Okay, good. Now, as I said, hindi yan, hindi nasa kitudo with your salvation. Wala ka tayong pag-discuss, pero ito na, let's go to the sanity. Sabi ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Alam mo, ang laking problema ng maraming tao, hindi sila nag-aaral, kaya nai-stress sila. Binigyan mo ng trabaho, di lang ang gagawin. Nai-stress sila. Bakit? Kasi you're not doing your homework properly. Kasi ang excuse natin, hey, basta Bible lang ang binabasa ko. Tama naman yun, na you have to grow in the knowledge of God. But, there is something else na gusto kong maintindihan ninyo. Hindi sabi ng Bible, yung fear of the Lord is the beginning of knowledge. Simula lang yan. Siya ang simula. Tama ba? But you need to seek wisdom in all areas of life. Hindi naman sabi ng Bible, wisdom shouts in the streets. She lifts her voice in the square. Saan mo naman natutunan? Sa street. Sa kalye, matututo ka. So lahat ng mga pangyayari sa paligid mo ay part of your growth in your wisdom. So pinag-iisipan ang bawat pangyayari, pinag-aaralan. Kaya nga may mga aklat. Yung mga aklat, tulong yan sa atin to get wisdom. Alam niyo, minsan in-interview si Oswald Chambers. Oswald Chambers ay yung sumulat ng The Utmost of Messiahs. May lumapit sa kanya. Ito ang sabi, babasahin ko lang sa iba. Wait lang. Nakakatuwa yung kanyang advice. Si Major John Skidmore, one of Oswald Chambers' closest friends, came to see Chambers, complaining of being drained. Sabi, drain na drain na ako. Sabi niya, Oswald asked what he has been reading. Kasi yung binabasa mo, reflects who you are eh. Sabi niya, to which Skidmore said, only the Bible and books directly associated with it. Sabi niya, tinaysa sa ti Chamber, that's the trouble, Oswald Chambers. You have allowed part of your brain to stagnate for want of use.
Sabi niya, pinaan mo, pinigilan mo yung paglago ng ibang bahagi ng utak mo. When people, sabi niya, reaching for a nearby pen and paper, Oswald Chambers listing more than 50 books dealing with philosophy, psychology, theology, every place of current life. When people refer to a man as a man of one book, meaning the Bible, he is generally found to be a man of multitudinous books, which simply isolates the one book to its proper grandeur, said Oswald. The man who reads only the Bible does not, as a rule, know it or human life. Hindi mo naiintindihan kung ano yung Bible pag hindi ka marunong magbasa sa mga katotohanan ng buhay ng tao. Okay po? Andiyan pa kayo? Okay? Andiyan pa sa Bible yan. Minsan na, well, nandiyan dyan, pero wala dyan eh. Hindi na dito na kay Lalo. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, it was not mentioned, but it was there. Like the word Bible, wala sa Bible. Nasa dun sa cover yun. Pero it's not there, but it's there. Nakakaganyan tayo. So, we must be very careful of that. Now, ito pang isang bagay na we should never forget. Make your ear attentive to wisdom. Incline your ear to understanding. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Sabi niya, and finally, let me just tell you this. Sabi niya ganun, if you lack wisdom, let him ask of God who gives to all generously. And without reproach, it will be given to him. Okay, man? Pangako ng Diyos yan. And your wisdom will teach you what to prioritize. Your wisdom will teach you how to exercise. Your wisdom will teach you what to eat. Your wisdom, kaya overarching need mo yan. Kaya una yun eh. He grew in wisdom, stature. And, pangatlong eh, sorry ah, mabisa lang. Yung S, social. We know that sometimes we need to really have fellowship, a soul-to-soul relationship with people, a connection with people. And kaya sabi ng Bible, therefore, brethren, since we are confident to enter the holy place, yup, isa ka na, sabi yung sulod na dito. Verse 24, and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some. Alam niyo yung mga tao kung hihiwalay lagi, ay problema yun. Yung pong tinatawag bilang ang tao dito, introvert. Hindi naman ibig sabihin ayaw nila makirinig sa tao. They are not just as energized as the extroverted people. But they need people and they know that. Okay? And finally, spiritual. As I've said, what good is it for a man to gain the whole world and yet forfeit his soul? Friends, kung meron tayong isang bagay na tatandaan, learn to always have that favor in mind. Okay? So, ano ulit yun? Relax. Through SSSS. Sige po, tayo po mag-pray. Panginoong Diyos, maraming salamat dahil alam po namin na hangad nyo na magkaroon kami ng balansyadong buhay. But, Lord God, I pray to really teach us that our relevance is in you. Our relevance is how you look at us, not how people think about us. Allow us not to be controlled by the opinions of others, but rather to be controlled by your word, by how you look at us, God. Father God, I pray to also teach us how to enjoy life and how to find our love or our post or our love time, O Father, that we may have time to rest. And Lord, I pray, Lord God, to really help us to understand what is all important to us. And to exchange our pressure with you, knowing that we are to protect our sanity, our stature, our social life, and our spiritual lives. Thank you again, God, for this wonderful time. May you allow us, Father God, allow us to enjoy the life that you've given us. A balanced life, Lord God, that is free from stressful living. Thank you, God, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless.